Isa sa mga pantawid gutom ng mga Pinoy after a long day ang sumugod sa mga tusok-tusok sa kalsada. Oo nga, ito pero Kuya Kim, may isang food cart daw sa Puerto Princesa, Palawan na hindi tusok-tusok ang inilalako kundi fresh na inumin right from the source. Mm-hmm. Aba, yan po ang kwentong inalam ni Jun Veneracion. Ito ba yan? Pihit dito, pigaroon. Fresh na fresh, araw-araw. Ang cart na ito, hindi street food ang inilalako, kundi tubo juice ni Lolo Vicente. Iniikot ng 81 anyos na si Lolo Vicente ang buong barangay Tagburo sa Puerto Princesa, Palawan para maglako ng tubo juice. Dati siyang karpintero, pero dahil sa kanyang edad, wala na raw tumatanggap sa kanya sa trabaho. Nagsimula akong magtinda ng tubo nung mag-retire ako sa trabaho ko, mga 2017 yun. Kasi ayaw na akong tanggapin sa construction dahil matanda na. Kaya nag-isip ako ng paraan para magkaroon ako ng sariling hanap buhay ko. Ayaw ko pang umasa sa mga anak ko. Ngayon, pinapajak ni Lolo Vicente ang kanyang pedicab sa buong barangay para mag-alok ng tunay na refreshing na maiinom. Ngayon, naalaala ko itong paggawa ng gilingan ng tubo dahil yung tatay ko noon at saka yung lolo ko, mayroong gilingan ng tubo pero ang humihila, kalabaw. Ang naisip ko, gumawa ako ng maliit yung kayang ikutin ng tao. Kaya yan, tuloy-tuloy hanggang ngayon. Alas 7 pa lang ng umaga, abala na si Lolo sa paghahanda sa kanyang paninda. Isa-isa niyang binabalatan ng mga tubo. Namimili ako ng tubo, 10 piso yung dalawang dipa, yung isang dipa't kalahati, 5 piso. Dalawang araw lang sa loob ng isang linggo ako nagbibinta ng tubo. Lunes, bumibili ako ng tubo. Martes, ipinagbibili ko na. Susunod na naman ako maglalako, Biyernes. Nakasakay na mismo sa pedicab ang pampiga ng tubo. Mano-mano niya itong pinipihit paulit-ulit para lumabas ang katas ng tubo. Hindi pare-pareho ang naibibinta kong juice. Kung minsan, 5 1.5, mga 600 mayroon ako. Sa halagang 20 pesos kada plastic, feeling refresh ka na raw sa tubo juice. Perfect sa tag-init. Sarap! Nasaan ang tubo nga? Purong-puro. Maubos na, makakaisa pa. Sarap pa lang ng tubo, first time ko lang ngayon nakabili. Okay naman, matamis. Sakto lang yung tamis niya. Pero hindi raw pwedeng matagal na naka-imbak ang katas ng tubo dahil maaari itong mapanis. Kaya para hindi masayang ang mga sobra, gumagawa rin ng panutsa si Lolo Vicente. Naisip ko, paano ko kaya kako ito madadagdagan pa? Itong kinikita ko sa paglalako ng tubo juice, natatandaan ko yung pagluluto ng tatay ko ng panutsa. Ay approve naman noong magawa ko, nilagay ko sa lalagyan, maganda. Kahit may edad na, sige pa rin sa pagtatrabaho si Lolo. Hindi raw kasi siya sanay na napipirmi sa bahay. Nung mag-try na ako maglako, ang sabi nung mga anak ko, baka madisgrasya ka sa highway. Sabi ko, hindi, masaya ka ako sa gagawin kong ito. Kasi nai-exercise ang katawan ko, ayaw ko yung upo-upo lang sa bahay. Ay siguro kung hindi ko ginawa ito, baka ngayon, lumpo na ako. Simpleng trabaho man, malaking bagay naman sa ilan. Baliwala ang bigat o hirap ng trabaho. Basta't matatamasa ang sarap at tamis ng katas na pinaghirapan. Ako si Jun Veneracion at yan ang kwentong Dapat Alam Mo.